Kamusta mga kabasketball? Ito ang iSport Zone. At ang pag-uusapan natin ngayon, ang pagbabalik ng NBA Battle of Los Angeles. Ito ay hindi regular na video natin mga kabasketball. Gusto ko lang gumawa ng Welcome Back NBA. Dahil nga, mag-uumpisa na gabi ngayon dyan sa Pilipinas. Umaga naman dito, madaling araw sa Denver, Colorado sa Amerika. At pagising nyo, ay magsisimula na ang NBA alas 7 yata Eastern Time. So mga alas 9 rito sa amin. At baka mga alas 10 ng umaga dyan sa Pilipinas. At ang balita ko ay papalabas na raw sa TV5. Pag-usapan natin, sino kaya ang bet ninyo sa Clippers versus Lakers? Wala si Montrezl Harrell, wala si Lou Williams dahil sila nagsilabas. Ito daw si Montrezl Harrell ay mayroong family emergency. Habang ito namang si Lou Williams ay kumain yata ng chicken wings. Yan ang sabi-sabi ano, sa kanyang paglabas. Pero ibay na lang natin ang usapan. So kulang sila. Pero nandiyan naman itong sila Patrick Beverly, si Ivica Zubac, at si Landry Shamet. Yan ay mga reliable na mga role players sila. Siyempre nandiyan pa yung isang Morris. At talaga namang malakas pa rin ito. Lalo na kung meron ka, kung 100%. Meron kang Kawhi Leonard at Paul George. Kapag nandiyan ang dalawa na yan, halos unbeatable itong Los Angeles Clippers. Pero sa kabilang banda naman, ang Lakers, itong si LeBron James ay mukhang 100% naman. Kaya lang, itong si Anthony Davis ay tinamaan yata sa mata. Meron siyang minor injury pero nakapag-practice daw siya noong Miyerkules. So buo ang dynamic duo ng Los Angeles Lakers. Siyempre nandiyan ang mga maaasahan nila na sila Danny Green at ang iba pang mga role players sila, sila JaVale McGee, Kyle Kuzma. So mga kabasketball, kaya ako na Clippers ngayon ay ako, mahirap naman yan, talagang toss coin yan, 50-50 pagka Lakers at Clippers ang naglalaban. Kaya lang, ang bet ko ay ang Los Angeles Clippers dahil walang home court advantage ang Los Angeles Lakers at nasa neutral ground sila. So para sa akin lang ano, dahil yung dalawang kanilang two-way player, although two-way player din naman si LeBron James at saka si Anthony Davis, kaya lang parang sa akin mas kumpleto yung lineup ng Clippers dahil buo yung kanilang dalawang leaders, buo rin naman sa kabila. Kaya lang ang sa akin ay kapag lumalabas si LeBron James ay parang nahihirapan ng umiscore ang Los Angeles Lakers. Siguro 51% sa Clippers, 49% naman sa Los Angeles Lakers. Napakahirap. Pero balita ako sa mga tayaan daw, sa mga betting ay lamang ang Lakers ng malaki sa mga pustahan. Yun kaya ang mangyayari. Pero kayo mga kabasketball, sino sa palagay ninyo para mapag-usapan lang natin bago magsimula ang NBA, bago lumabas ang susunod nating video? Ito muna ang pagkwentuhan natin sa comment section. Sino ang tingin nyong mananalo sa Battle of LA? Mamaya na yan pagkagising nyo. Mag-iwan ng comment, click like, share, and subscribe. This is iSport Zone.